dilim, pero umpisa natin sa road clearing at widening. Kailangan may disiplina, hindi po personal parking lot ng ating mga kababayan ang mga karsada. Umpisahan doon, enforce yung batas. Pangalawa, yung mga naumpisa ng proyekto, katulad ng South Luzon Skyway, at saka yung North Luzon Connector Road, dapat tapusin na yon. Yung ating MRT-7 na nag-break ground na, dapat yung kanilang proposed delivery ng 2018 tutukan para yung mga kababayan natin mula Trinoma hanggang San Jose del Monte, Bulacan ay makabiyahe. Yung LRT extension na matagal ng pinangako hanggang Cavite, dapat magawa nila. Yan po yung nakikita natin sa ngayon. Ngayon, ang long term, huwag dapat maikli lamang ang plano natin. Isipin natin sa pangmatagalan. Alam mo, posible magkaroon ng subway system para mas mabilis ang biyahe. Kung sabi nila, binabaha dito. Eh, pero yung subway sa ibang bansa, sa ilalim ng karagatan, dumadaan. Kaya pwede dito. Pangalawa, yung PNR nga dapat makarating noon, panahon pa ng 1800s, nakakarating na yan sa Dagupan. Bakit hindi ngayon? 5 taon lang, from Manila to Dagupan, natapos na nila. Tayo hanggang ngayon, wala pa. Tapos, ako ay mag-a-appoint ng isang secretary na traffic terminator. Wala siyang gagawin, kundi babantayan ang bawat proyekto na matapos. Right of way, dapat mabilis na maibigay para hindi nakababad. Cebu, dapat meron din MRT. Dapat Cagayan de Oro, ibang parte ng Pilipinas.